Meron na nang bagong inilabas na entry-level phone si Infinix. Nandito sa amin ngayon si Infinix Hot 11S. Yes guys, magre-review tayo ng napaka-hot at mainit-init na smartphone dahil nga tag-ulan ngayon. Bagong-bago ito compared sa kanyang predecessor na Infinix Hot 10S dahil nga ito sa kanyang brand new processor which is ang MediaTek Helio G88. At sinamahan din ito ng kanyang 50MP camera na katulad lang ng nasa Redmi 10. Pero the thing is, mas mura ang phone nito kaya naman I'm pretty sure na marami sa inyo ang magiging interesado sa phone nito. That's why hindi na natin patatagalin pa at i-unbox at magkakaroon tayo ng full review ng Infinix Hot 11S. At magsisimula na tayo in 3, 2, 1. Let's go! Hey, what's up guys? I'm JP. And I'm Christine. And this is JDTV. Now guys, direkta na tayo sa mismong packaging ng Infinix Hot 11S. So dito guys, makikita nyo na green na ang ating theme ngayon. Baka naman, di ba, environment friendly na si Infinix. Hindi totoo yan. Now guys, kung makikita natin nandito sa harapan ang kanyang Infinix Hot 11S na logo with the variant which is a 4GB of RAM plus the 64GB of storage. Ngayon, dito naman sa likuran guys, makikita natin ang kanyang specs kagaya lamang ng memory, camera, battery capacity, at marami pang iba. Now guys, diretso na tayo sa pag-unbox ng Infinix Hot 11S. Ta-da! Ayun! So, ang unang bubungad sa atin mismo guys ay ang mismong phone. So, para sa akin guys, ay medyo malaki pala siya. Hindi siya katulad ng Redmi 10. So, mas malaki siya ng konti. Gusto mo lang malahimik, ha? Pero pag-uusapan natin yan, maya-maya lamang. Dito naman guys, makikita natin na kapag kabibili kayo sa online shops, ay meron kayo nitong customer service card. Now guys, wala nang mini box si Infinix Hot 11S. Nandito lamang siya. Sa ibaba. Ayan. So ipupull mo lang yan at bubungad sa inyo ang maraming mga bagay. Katulad na lamang ng kanyang SIM ejector. Warranty card. Welcome to Gen X Club. And of course, ang kanyang clear phone case. Now guys, wala nang screen protector si Infinix Hot 11S, hindi katulad ng nasa Infinix Hot 10S. Also guys, ang nasa Infinix Hot 10S ay hard case. Hindi siya yung typical na jelly case, katulad nito. But pagkatapos yan guys, ay nandito sa ibaba ang kanyang Type-C cable. And of course, katabi naman nito ang kanyang 18 watts charging adapter. So overall guys, yun lamang ang aming pag-unbox dito sa Infinix Hot 11S. Now magpunta naman tayo sa mismong phone. So this is the Infinix Hot 11S in the color Polar Black. So meron ka pang pagpipilian ng ibang kulay which is the purple and the green. Una ko talaga napansin guys, nung tiningnan ko si Infinix Hot 11S ay napaka-premium niya talaga with wavy patterns at meron din siyang glossy back. Yes guys, glossy ang texture ng phone ito, pero hindi siya glass ha? Plastic lang ang phone ito with its frame. So plastic lang siya guys, that is why make sure na meron talaga kayong case dahil kapag nahulog nito, well definitely madali talaga ma-damage kapag plastic ang inyong phone. Also, napaka-prone din ang phone ito sa mga smudges and fingerprints dahil nga glossy yung kanyang back. Yes guys, talking about fingerprint, nandito pa rin ang kanyang fingerprint scanner dito sa kanyang likod. Dahil hindi pa rin talaga nila ginaya yung ibang company na inilagay nila ang kanilang mga fingerprints dito sa sides. Now, kung makikita ninyo guys, ang kanyang camera module ay nagre-remind sa akin ng Nova 8. So, Huawei Nova 8 guys. Katulad talaga nito ang design ng kanyang camera module doon sa Huawei Nova 8. Aside from that guys, nagustuhan ko pa rin naman yung kanyang camera module kasi at least, di ba, nag-iba rin yung kanyang styling. And yung arrangement guys ay napaka-premium proper tignan. Ngayon, dito naman tayo sa sides na meron ang phone nito. Magsimula tayo dito sa ibaba. Nandito guys ang kanyang 3.5mm port, microphone, Type-C port, at ang kanyang speaker grills. Now guys, hindi lang nag-iisa ang kanyang speaker grills dahil nga meron siyang dual speaker. Nandito sa itaas ang kanyang pangalawang speaker na nagdo-double din as an earpiece. Kaya huwag mag-alala, ipikit ang iyong matatana, pahinga muna, ako nang baha, labis pa sa labis ang iyong nagawa. At di lang yan, dahil meron din siyang isang LED flash katabi ng kanyang earpiece, which also serves as a charging indicator. Now guys, dito naman sa right side, nandito ang kanyang volume rockers at ang kanyang power button. Now, dito naman sa left side guys, nandito ang kanyang SIM card tray.
at naglalaman ito ng isang micro SD card at dalawang nano SIM card. So expandable ang phone ito up to 256GB. Yes guys, that is why hindi masyadong malaking problema ang pagkakaroon ng 64GB of ROM. Now dito naman sa taas guys, wala tayong makikita ang mga port, pero may nakalagay dito na the future is now. Bakit pa tinawag na present kung future is now, di ba? Gumawa tayo ng future. Gumawa na tayo. Now. The future is now. Wow. So overall guys, pagdating sa kanyang build and design quality, para sa akin, isa sa Infinix Hot 11S sa mga phones na mayroong magagandang build quality. Dahil napaka-premium talaga niyang tingnan and also para siyang mamahalin, which is hindi naman talaga. Dito naman tayo sa display ng phone nito. Yes guys, si Infinix Hot 11S ay mayroong 6.78-inch IPS LCD display with 1080p by 2480 pixels para sa kanyang resolution, 90Hz refresh rate, at 500 nits naman para sa kanyang peak brightness. Also guys, merong kakaiba dito sa phone na to. Dahil nga ito ay protected with NAG DynoRex TX2-1. Wow! Yes, medyo kakaiba talaga yun guys. Pero kung mali kami doon, we'll definitely correct GMT. Us. We'll GMT. Gago! Now, ang isa talaga na noticeable na improvement dito sa Infinix Hot 11S compared sa Infinix Hot 10S ay ang kanyang type of display. So meron na siyang punch hole display, hindi katulad ng nasa Infinix Hot 10S na teardrop display lamang. Yes guys, sa kanyang specs pa lang ay napakaganda na dahil walang ganito para sa kanyang price na 6,000. Kaya naman, masasabi namin na sulit na sulit na yung phone ito. And when it comes naman sa paggamit guys, I can say na kapag ka light activities lang ang ginagawa mo ay talagang smooth at very responsive ng phone ito. Now, kapag ginagamit mo siya sa outdoor guys at mahilig kang mag-Facebook o di kayo naman ay mahilig ka lang talagang gumala at gamit mo talaga palagi sa outdoor ang inyong phone, well definitely guys, walang problema yan dito sa Infinix Hot 11S. Dahil nga sa kanyang 500 nits ay okay lang naman, hindi siya masyadong bright ha. Pero overall guys, ay usable na usable pa rin siya kahit na outdoors. Also guys, when it comes naman sa kanyang 90Hz refresh rate ay napakabilis at napakasmooth ng inyong datingan dito sa phone na to. Dahil napaka-responsive at napakabilis nung kanyang display. Now, meron nga lang akong napansin na isang problema dito sa Infinix Hot 11S. Ito guys ay medyo blue ang kanyang white. So medyo bluish ang kanyang white dito guys kung makikita ninyo. But pwede nyo namang solusyonan ito sa pagpunta dito sa kanyang settings, display, and eye care. So i-on mo lang tong eye care guys at iset ang kanyang intensity into 0 ay makikita ninyo na medyo nag-warm ang kanyang display. So sadly guys, ito lang ang pwede nyong gawin sa kanyang display. Dahil nga hindi katulad ng Xiaomi phones na merong mga color scheme, si Infinix ay wala. That is why guys, it's either warm o di kaya naman ay napaka-cool na para talaga siyang bluish. So hindi talaga siya yung standard na makikita niyo sa iba't ibang mga phones katulad na lamang ng mga iPhones. Pero don't worry guys, dahil kung nasa indoor ka lang naman at mahilig kang manood ng movies ay okay na okay na si Infinix Hot 11S. Now that's pretty much it about the display of this phone. Magtungo naman tayo sa kanyang processor. Now guys, ang processor ng phone to ay katulad lamang ng nasa Redmi 10. So meron siyang MediaTek Helio G88 with octa-core CPU up to 2GHz and Mali G52 MCU2 naman para sa kanyang GPU. Now guys, kung nakita ninyo ang aking Redmi 10, tanginan yan! Now guys, kung nakita ninyo ang aking Redmi 10 review, well definitely alam na ninyo na merong mga issues ang ganitong processor. Dahil nga medyo bago pa siya guys. That is why ngayon ay aalamin natin kung meron nga bang issue dito sa Infinix Hot 11S. Ang phone na to ay nag-run ng Android 11 based on XOS 7.6. Based naman sa kanyang AnTuTu benchmark score, umabot ito ng 217,000. Which is maliit lang din yung kanyang lamang sa mga Helio G85 na umaabot ng 200,000 lang din. Yes guys, pero paano naman pagdating sa gaming? Well guys, tinas ko siya sa iba't ibang games katulad na lamang ng Mobile Legends, Call of Duty, and lastly Genshin Impact. Na dito guys sa Mobile Legends, as you can see, aabot na siya ng high graphics with HDR at HD mode.
So medyo nakakapagtaka guys, dahil nga sa aking Redmi 10 review ay umabot siya ng ultra graphics. Pero yun na nga guys, as you can see, okay naman ang Mobile Legends dito. Saktong-sakto lang, walang lag, walang frame drops, and some things like that. Medyo nag-iinit nga lang siya ng konti kapag pangmatagalan na gaming. Pero overall guys, masasabi ko talaga na hindi masyadong malaki ang jump dito sa Infinix Hot 11S compared sa kanyang predecessor na Infinix Hot 10S. Dahil nga sa aking test guys, ay halos kaparehas ng sila ng result dahil nga hanggang high graphics lang sila and also wala namang problema. So para sa akin guys, recommended ko pa rin ang phone to sa mga naglaro ng Mobile Legends. Dito naman tayo guys sa second game which is ang Call of Duty. Dito guys sa Call of Duty, para sa akin, halos kaparehas lang ang performance ng Helio G88 compared sa mga Helio G85 na mga smartphones. Dahil nga sa kanyang settings guys, aabot lang din siya ng medium graphics with high frame rate. Now, kapag naglalaro ka na dito sa smartphone to, para sa akin ay saktuhan lang ang kanyang performance. Meron siya mga paunti-unting lag o di ka naman ay mga frame drops minsan, pero overall guys ay playable na playable pa din si Call of Duty dito sa phone na to. As you can see, okay na okay ang mga characters, okay na okay siyang laruin dahil nga fast ang pag-register ng aking touch dito sa phone na to. Dahil ito sa kanyang 180Hz touch sampling rate, which is amazing para sa mga gamers like me. At hindi lang yan, meron din siyang stereo speaker. So overall guys, mas gaganda ang inyong experience while playing Call of Duty kapag meron kayong stereo speaker. Dahil mapipil talaga ninyo ang mga ingay ng mga pagpuputukan o di kayo naman ng mga bomba sa inyong mga paligid. So okay na talaga si Infinix Hot 11S, especially sa kanyang price. Now guys, dito naman tayo sa last game which is ang Genshin Impact. Now dito sa Genshin Impact guys, playable na playable pa din si Infinix Hot 11S. Umaabot siya ng lowest graphics at 30fps. Now as you can see, okay pa din naman ang kanyang display. Napakaganda pa rin tingnan at mag-e-enjoy ka pa rin dito while playing this game. Kaso nga lang guys, umiinit talaga siya kapag naglaro ka na. That is why guys, recommended ko na kapag maglaro kayo ng Genshin Impact dito sa phone na to, well definitely maglaro kayo sa harap ng electric fan o di ka naman magdala kayo ng fan cooler. Dahil makakatulong talaga yon para sa heat dissipation dito sa phone na to. Now that's pretty much it guys para sa aking gaming test dito sa Infinix Hot 11S. Ngayon, dito naman tayo sa aking favorite part, which is ang camera. Ngayon, magsimula tayo sa kanyang camera module. As you can see guys, napaka-unique ng camera module ng phone na to. At kung makikita nyo guys, ang malaking camera ay ang kanyang 50MP main camera. Sinunda naman ito ng 2MP na depth at 2MP na unspecified camera. Well, personally, I don't think na may silbi talaga yung dalawang camera dahil para sa akin ay nagka-camera padding lang sila. Yun bang nagdadagdag lang ng camera para matawag na maraming camera yung phone nila? Ganon. Now, dito naman guys, makikita rin natin yung kanyang LED flash. At lastly, meron namang nakalagay na isa pang binog, which indicates a design na may nakasulat na 50MP ultra night camera. Ngayon, dito naman sa kanyang front camera guys, meron itong 8 megapixels alongside with the LED flash na sabi nga namin kanina ay charging indicator na rin. Ngayon, dito naman tayo sa mismong photo quality na naproduce ni Infinix Hot 11S. Para sa akin guys, dito pa lang sa main camera, I could say that for the price, very worth it talaga ang camera ni Infinix Hot 11S. This is probably the best camera para sa kanyang price range based sa aming mga na-review. At kung makikita nyo guys, napaka-accurate ng kanyang color dahil kung makita nyo dito sa aking lip gloss and even sa aking surroundings ay kuhang-kuha nyo talaga kung ano yung mga nakikita nyo. Ngayon, dito naman tayo sa kanyang portrait mode. I also love guys na napakaganda nung kanyang bokeh effect at adjustable rin siya based on your preference. Maganda rin yung kanyang kuha. Kuha pa rin niya yung color na same nung nakita niyo sa personal. Now, dito naman tayo sa kanyang selfie camera. One thing I really like about the selfie camera of this phone, guys, ay talagang hindi siya nagye-yellow. At especially if nasa maliwanag ka na lugar, ay talagang kitang-kita yung glow at even yung texturing ng inyong mga mukha. Napakaganda talaga yung vibrance at nung color combination ng kanilang mga camera. Nagandahan din ako sa kanyang dynamic range. And also guys, napaka-natural din ang kanyang kuha. Kaya naman, for its selfie camera, ay satisfied na ako dito sa phone nito. Now, dito naman tayo sa video quality na meron ng phone nito. Aabot nga pala siya guys ng 2K para sa kanyang main video camera at even sa kanyang selfie video camera. Para malaman ninyo, tingnan nyo na lang. So this is the video quality test set on 2K at 30fps. So okay ba? Well definitely comment down below. And this is the video quality test in the selfie camera of the Infinix Hot 11S
and this is set on 2K at 30fps. So, ano sa tingin nyo? Okay ba? Well, definitely, comment down below. Hi everyone! So, this is the selfie video camera of Infinix Hot 11S. And this is set in 1080p at 30fps. No guys, marami pang iba't ibang features ang phone ito katulad na lamang ng bokeh video, beauty video, at iba pa. Kaya naman guys, abangan nyo ang camera expedition na gagawin ni Lavi dito sa phone ito. Now overall, nagandahan talaga ako sa phone ito dahil pwede na siyang pang online class, gaming, and even for selfie takers. Kumbaga, almost complete package na siya guys. Kaya naman, napaka-affordable at napakasulit niya para sa kanyang price range. Now for the battery guys, dahil kakadating lang ng phone ito ay hindi pa talaga namin siya na-test. Kaya naman this time ay isasabi na lang namin doon sa aming comment section kung gaano namin siya katagal ginamit and also kung gaano siya katagal ma-charge. Now, that's pretty much it guys for this video. Kung nag-enjoy ka sa aming video, well definitely like this video. And also guys, kung gusto nyo makakita ng iba't ibang reviews katulad na lamang nito, well definitely subscribe to our channel. Dahil nga meron kaming madaming upcoming na reviews this month. Yes guys, and of course, kung may mga katanungan man kayo or may mga gusto kayong isuggest na aming review, well of course, don't hesitate to comment down below. So that's it, I'm JP. And I'm Christine. This is JTeen TV. Thank you for watching. And God bless. Bye-bye. Bye.